Dalawang bahay at isang gusali sa Candon City, Ilocos Sur, nasunog. Ang detalye hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Mano-mano po sila na nagbubuhos ng... Sa cellphone video na ito nakuha ni Kenneth Chan, kita ang paglamon ng malaking apoy sa residential area sa San Antonio, Candon City, Ilocos Sur. Inabot daw ng halos isang oras bago naapula ang apoy. Ayon sa BFP, tinupok ng apoy ang bahay na pinagmulan ng sunog, habang isang bahay at gusali pa ang nadamay. Ang nakita po niya na pan is doon sa may problema po sa may electrical wiring, which is noong October 20 po, merong re-repair na parang ilaw po, pero hindi naman po gumana. Wala namang nasugatan sa insidente. Gayunman, ilang netizen ang pumuna sa umunoy mabagal na pagresponde ng BFP. Sagot ng BFP, ang kapulisan ang unang tinawagan sa halip ang kanilang istasyon. Ngunit agad naman daw silang nakapag-responde. Hindi matagal yung pag-response po. Within a minute din, nakarating po kami doon, which is malaki na yung sunog. Inaalam pa ng BFP ang kabuoang danyos ng sunog. Wala pang pahayag ang mga apektadong residente at may-ari ng gusali. Payo ng otoridad, ipasuri ang electrical wirings upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Yung mga bahay na sunog kasi is matagal na, old na talaga po. Pero baka kailangan ng i-rewire para ma-update, ma-enhance po yung mga electrical facility connection natin para updated po sila doon sa mga bagong standard ng kuryente. Ako sa Ivy Hernando para sa GMA Regional TV.